Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po'y ating ginugunita si San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, tawan mo kami. Panginoon, tawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, ay itinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw, upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario ng Persia. Nang unang araw ng ika-anim na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda na anak ni Sealtiel sa punong sasardote si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda't maaayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo,
ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang templo, at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoo'y purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoo'y nagagalak sa kanyang mga hirang. Sanga, nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natabo, magalak mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ganun din sa mga nasa tahanan ngayon, nakikinig sa pamamagitan ng Radyo Totoo, Radyo ng Archdiocese, sa ating Facebook Live. Mga minamahal na mga kapatid, ganito tayo nagsimula, ano? Sabihin ko sa inyo, yung paano ka nakapasok ng simbahan, paano ka nakapaglingkod sa simbahan. Tayo ganito nagsimula. Halimbawa, tayo'y naakit. Tayo'y na-attract. Saan tayo naakit? Saan tayo na-attract? Sa simbahan. Halimbawa, ako. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung ako'y bata, ako'y laging naakit na tumingin sa simbahan.
Pag ako'y dadaan sa simbahan, hindi maaring hindi ako titingin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa loob ng simbahan, pero para bang ang loob ng simbahan ay laging merong nakakaakit. Para bang merong humahatak sa akin sa loob ng simbahan. No, okay, bata, yun ang aking nararamdaman. Kaya pag ako dadaan ng simbahan, hindi maaring hindi ako titingin. Hindi po ako marunong mag-sign of the cross noon. Basta ang alam ko, hindi maaaring akong hindi titingin. At nung ako ay nag-aral ng magkatesismo, ako'y nagkakaroon na ng yung aking curiosity ito, nalalamdan na. No? At alam ko na kung ano ang nasa loob niyan hanggang ako ay nasama na sa pagsimba. Ako ay nasama na sa aking lola. Ako'y laging kasakasama niya. Ako'y naluhod na rin, bagamat hindi ko nauunawaan kung ano nangyayari sa loob ng simbahan. Hanggang dumating sa puntong ako ay natitig na rin sa krus na hindi pa naman ganun kalalim ang aking pagkaunawa sa krus, pero siya'y nakakaakit. At nung ako'y nasa seminaryo na, doon ko naunawaan na talagang ang Diyos pala ay talagang nakakaakit at nakaka-attract. Hindi maring, you cannot but, ano, na hindi maring hindi ka titingin at dadaan sa Kanya. Sapagkat sa ating kaibuturan din ng ating puso, meron ding pagmamahal dyan na konektado sa Kanya. Kaya hindi maring hindi ka lalapit sa Diyos. At lalo na, yung nung ako ay mag-commit ng sarili sa Kanya, mas lalong lumalim. Nagkaroon na ng ugnayan. Mas lalo nang napalalim ang iyong ang relasyon sa Kanya. Sinasabi ko ito sapagkat ang ating pinagpipiyesta ngayon ay si San Lorenzo Ruiz. Siya ay isang katekista. Ano? Ang katekista, nagtuturo ng katekismo sa mga bata. Ganyan siya nagsimula. Anong naging dahilan bakit siya ay nakapag-alay ng buhay kay Jesus at hanggang mamatay? At sabi niya, kahit pa 1,000 ang kanyang buhay, ay iaalay niya kay Jesus. Sipin niyo yun, ha? Sa isang kapwa natin Pilipino, ano? Incheck ang kanyang ama, pero Pilipina, ang kanyang magulang, nag-alay ng buhay. Pero bakit niya nagawa yun? Una, dahil nung siya'y bata pa, simple lang ang kanyang ginagawa. Araw-araw na simba. Araw-araw siyang sumisimba. At araw-araw din siyang tumatanggap kay Jesus. No? Simple lang kanyang ginagawa. Araw-araw na simba, araw-araw nangungumunyon, at laging nagbibisit sa Blessed Sacrament. No? Laging nadalaw. Ang tawag natin ngayon ay Holy Hour. Laging nadalaw. Kung hindi man isang oras ang iyong itigil, at least dinadalaw mo sa Jesus sa Blessed Sacrament, nagdadasal ka. Simpleng bagay ang kanyang ginawa, pero nagpalalim ng kanyang commitment, ng kanyang pagmamahal sa Diyos. No? Nagpalalim ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung tayo ay ngayon pa lamang ay para bang tayo hindi pa convinced sa ating pananampalataya. Tingnan ninyo to si Herodes. Siya curious lamang, pero yung kanyang curiosity yon hindi nagdala sa kanya sa pananampalataya sa Diyos. Gusto lang niyang makita, gusto lang niyang hanapin, sapagkat masama ang kanyang intensyon. Hindi yung nagdala sa kanya sa pagkitiwala sa Diyos. Para bang gusto ko lang makita, ano bang nangyayari dyan? Sino ba yan?
makasama nga sa gayang-gayang gawain, pero hindi nagdadala sa kanya, sa kanyang pananampalataya. Kaya sa ating banal na misang ito, nawa ating hilingin sa Panginoong Diyos na ating ipagdasal na lumalim yung ating commitment sa Diyos, na nawa lagi tayong ma-attract sa ating Panginoon, sapagkat sa bawat tao naman, sabi nga, written in our hearts, naroon yung pagmamahal. Tagalay-tagalay. Yan ang nagkoconnecta sa atin sa Diyos. At yan ang inyong buhayin. Yan ang inyong palalimin. At pag malalim ang iyong ugnayan sa Diyos, kaya mong mag-commit ng iyong sarili sa Panginoong Diyos. At ang pinakamalalim na commitment na ginawa ng mga santo ay pag-aalay ng buhay. Pero mayroon talagang taong binibiyayaan ng pagiging martir. Pero yung mabuhay sa pananampalataya, yan ay pagtawag sa atin araw-araw ng Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatinibig ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang na kayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay ng napagsaluhan sa banal na piging. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Lorenzo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng laganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan.
sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kanya.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay habang panahon kami lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mong kami makarating sa kaluwalhatiang inilaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinaalam din po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego, clean as you go, sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-apat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbigay galang sa ating Panginoon. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni kasampu ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin, sa tulog ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa inialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ibaya Kanyang pagkalingatawa, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.